Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Hello, howdy, howdy! Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo sa mga oras na ito? You know, naway na sa mabuti po tayong kalagayan. Okay. Sa mga kayo naroon, nasa bahay man kayo, nasa bisina man, nasa dalampisigan, nasa bugad, or driving along with your car. Welcome sa ating palatuntunan, ang Radyo Mindanao. Buenos tardes mga bisinos. Tarde ang damen, desperte hoy. Linas ang Buanga City. Mananamdaman ko na itong mga bisinos, no? Alas naman na pwede sila konsuenyo, pwede sila turmigay, tawiwi programa ni Kuya Bert. Bonito ang mga seleksyon. Kaba, sabroso uhi, sabroso ba? El Boses del Leaton de Angkorman. Si Kuya Bird, dagal pang bedroom boys giyot. Para siya para dormi ang mga diatong suki. Nadesperte, Ali. Kay, oray ang tamin para uyuhin ang notisya. Kosa to sa rin na diatong narinador. Mga kwento-kwento, mga chismis, ne. Anyway, kung saman tayo sa studia o ito mga ora, welcome na di ating programa El Radyo Mindanao. Assalamualaikum mga doon, mga rayang maunang kita niyo mga wagdi ni muna-murahan na nagkamurin doon heyan, masing-masing naman yan na nagnanapas. Sa ribu-ribu, sa lagu-lagu pagsukulan tanyo, panlong, sa mga dalang, sa milbyahawan, yan rin naman kita niyo buhi. Buhi, buhay na buhay sa badan si Bahasa sa Tagalog. Mga kakampungan, mga kakasi. Welcome mga programa na ito, Radyo Mindanao. Sa mga iso na ito, sa mga higala na itong mga kaparintihan na itong mga Bisaya. May gabon ka ninyong tanan, mga bay, mga inday, mga manong, mga manang, mga lolo, mga lola, tatay, sinanay, mga digpaminaw sa atong dulumalon, inaan nga nalang gabon ito sa mayang panglawan, sa mayang pangunauna, sa mayang pangisip. Yan ang Sambuanga, Sibugay Province. Maayong hapon sa inyo, Harihaway. Kamusta mo? Narabay magkao na ito, Ariha. Nag-asura ba ang atong kusina? Pero matod pa sa usang katong dito sa Picas Balay, dili man ito mag-asura ilang kusina dito, eh. Nagung ano man, mga datong man to sila kay na sila ay unsani? Na sila ay gasol? Aw mao ba? Kanang mga wala na gaso, pasagdi lang na sila kay datong na sila. Pero kanang aning balay nga pamatiyo nato nga murag kabus pinobre lang, tanawa po na niyo, lantawa po na ninyo, nga wala magaso ba? Sige wala ay magkaon. Ako nang gilanta or Sir Abdul. Wa may tao. Mong wala nag-aso.
still in kaninyo ay. Anyway, diyan sa Sambuanga del Sur, maayang hapon kaninyong tanan, mga kaigsunan. Nga mahigugmaon sa Galinaw, mahigugmaon sa atong nasod. Mahigugmaon sa atong kalibutan. Mahigugmaon sa mga silingan. Mahigugmaon sa pamilya. Mahigugmaon sa tanan. Mao ka nang maayo mga kaigsunan. Mahigugmaon ba kinahanglan na adi gugma na ay pagmamahal diha sa atong lawas. Sa atong kasing-kasing. Still lang. So, ning kasing-kasing. Gilumot naman ning kasing-kasing niya. Ay! Kadang kilumot man. Kay sigig panabi. Sigig hunahunag mga daudan. Hunahuna unsaon niya pagpangmaro, unsaon niya pagpangilad. Namaw ng mga hugaw, mga gitaya, nga mga una-una, mga kasing-kasing, sa man ato paghinlo niya ng mga ginataya, kanang mga hugaw, kanang mga nalapok na, gilumot na. Kuhaan ka na ito nag-kahoy, una, butangan ng panapton, una, kuuto ng linluan na siya. Mukha nag-bras, brasan na ito atong kasing-kasing. Ayaw po na ito yung matay na ano. Ay, pahiyaw po muli ha. Oh, basta yung guhapan nila kayo ay. Kumbaga ayos sinda ay. Diyan sa Sambuanga del Norte, maayong hapon na sab. Kaninyong tanan diha. Huwag sayon tang kamulihan. Sigig tigpaminaw. Sa adong dulumanon. Huwag basag din na diha na yung mga tao nga. Sigig text-text diha nga. Nagkagubo daw diha. May magtuo ay. Nailagay ko sa akin ng text-text ba? Magkadaon ka na sa untang kanang mag-text ba? Untang makonsensya po mo. Eh. Nagloko na yung mga tao nga bis dili dinood. Before ta mag-text ng mga unsa-unsa diyan nga ikadaot, ika-panik, ika-alarma sa mga katauhan. Ato saan ng sitaon-sitaon. At doon siya nang biribahan ka ng mga report at tinuod ba na siya? May nga po lang akong printer daw. Isa bagay, may ka na kay Aaron nga gamayng lihok. Gamayng lihok, kuha na yun. Kiningunsan eh, ka nang magpreparar na yun, maka-alerto ba? Magpreparar na yun ang katauhan, di ba? Itong mga nagadawad kong mga text, ayaw pong magkapanig na yun. Inyo po nang sa tao, ang biyabiyayon po na ninyo, di ba? Pangunta na si Kap, pangunta na si Barangay. Sa amang mo pangunta na kay Kap nga si Kap nga di ay in cahoots with the mga tao nga wala na ginahimo kundili maghimo kadaudan sa nasod. Maghimo kadaudan din sa ilang barangay. Saan po siyang konsihal na ito diyang naapoy mga kuskus balungos diyan sa iyang gisirbihang barangay. Saan mo ta? Asan na naman tayo noon mutana? Mutana ta dito sa mga pulisan? Sir, tinuod ba nga na ay kung ano ka nakatawad ko text message nga tinuod ba ni? Na ay mga maotagi daw, na ay mga tao nga ISIS un sa bariha. Ngayari ay talon-talon po do. Diyan sa lun sa Buanga, Bastilan. Na daw mga ISIS diha, mga maotagi daw, mga atagi daw sa Osaka Mall diri sa Buanga. Ang dili ka na tinood, nagkakita man, ay nyo dahil ang kwan. Pero ang sa tuwa lang, tinood man o dili, alarato lang po da. Pero di lang po na magpanik, na ba? O dihan sa Sambuanga, Sambuanga del Norte kanina, no? Huwag malipayo ng mga katauhan dihan sa Sambuanga del Norte kay tigpaminaw man sila sa atong tulumanon. Diyan sa Jensen, magandang hapon po sa inyong lihat. Kamusta po kayo? Diyan sa Davao.
sabah. Diha ni anang kutabado, dilan na nagana sa imong gugtuluga bulan dito sa kutabado. Katong sundao pag usa una. Diha mi ni anang PC Hill, alam mi kaya dito gani na tumoy dito sa taas bungton mga kasunan, lower overlooking kunang tibuok ng kutabado. Kagwapo ko sughangin sa taas, dindan kaya no. Ga programa po may dito sa usag station dito nga pwedeng kusuga po tinagawag po na nga mong istorya ang mong isutisgo dito among lingwahe dito Tagalog kaya di man po maintindihan mong binisaya po may dito kadaghanan po dito kay Tagalog Oga diyan sa Basilan, de mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan, mga parente, nagong mga bisayang dako diyan sa Basilan. Kitala mga Jabagano ay nasa Basilan mga bisinos. Mauro na mga kakampungan sa Lamdoaron, Halupasog. Labi-labi na to din Governor na to, Governor Toto Tan. Iwan na si mga kalwarga niyo rin doon hayan. Iwan na si mga Taiwan niyo, mga nag-office doon Lupasog yan. Mga congressman na to, in mga vice gov na to rin doon hayan. In mga ano pa, ha? Ay, mga sila na kuralam, singkaw man. Mayol mga assemblyman no pa assemblyman din doon uno-uno pa amin mga sila nagnakura alam sing gawman mga kamaumansan kay maman ha katahantan namin mga nakura na katahantan oro no, honorable na katahantan salam daw rin kay Mugob Governor Toto Tan iwan na sing mga kalwarga niyo iwan na sing katahantan ang mga rayat na rin doon hayan salam daw ni katahantan o rayan yan may sadya busy ang governor na tuloy noon hayan na pagpasambo, pagpasaplag, singkasanyangan doon halawang sind lupa sug. Supportahan na to i-governor Toto Tan mga tuan. At subaya kita niyo masandang, at subaya kita niyo mahayang, at subaya kita niyo amoyin lang nabihan sumambo in kaumanta niyo, sumambo in paghula-hula tanyo rin doon hayan. Amin wairoon long niya wihan ni gutom pa ini supportahan na to in kasanyangan layuan na to yung mga hinang bukun na marayaw amin hika Juliana ika susan sin riot may mga drug addict yan yung mga drug pushers yan iban si mga amin sila mga nagkakabot mga sandata nila rin doon hayan now ini mga loose firearm considered as loose firearm in mga wayron sulat niya ang surrenderan niyo na pa parintan supaya rin kita niyo mag problema susungon kaya amin hambog na kuraan sin huno watun hambog na amin si paliti doon sin lumasog surrenderan nila matood and mga titimbakan nila mga sinapang nila yan hambog yan mga support any efforts and parintah na ito. Subaya, magproblema na kita ng katahantahan, magproblema rin sa bintaga ang tagda po si Sinapangyaw, napawila, masagaw, maglungka rin mga sundalo sa mga polis na ito. Na problema nila rin sa damikyan, mga umbiya, mga rambal na hiluhala, namin siyang biyay, ikaw yan nagkakabot sa sandadaan, nausalon mo yan. Na mahinang na problema sa katahantahan. Ganun pa rin dyan sa Tawi-Tawi mga kaibigan na magandang hapon po sa inyong lahat yan. Kamusta po kayo? Parang oras pa natin ay 17 sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon. Ito po yung lingkod si Abdel Disa sa ngalan po ng ating anchorman si Al Jacinto. Busy po mga kaibigan ating kapatid. Ay nagyo mga kaibigan, maghihigpit na naman tayo ng sinturon. Ilang beses na po tayong maghigpit ng sinturon mga kaibigan, ano po? Dahil marami na pong nasagasaan ng train. Dumarating na po ang train, may mga nasagasaan. Yung train law.
At ngayon mga kaibigan, sa susunod na linggo, mayroon na namang oil price increase. Oil price hike. Asahan ngayong linggo. Nako. Sana man rin sila mga kaigsiunan, okay? Muling magdataas ng presyo ng kanilang mga produkto ang mga kumpanya ng langis. Ito'y maglalaro mula 50 centavos hanggang 70 centavos. Ang itataas sa kada litro ng gasolina. Ay nako, mamaya-maya wala nang ihihigpit ang sinturon dahil higpit na higpit, sagad na sagad, side na side talaga ang pagkahigpit ng sinturon ng ating mga kababayan. Ano pang ihigpitan? Eh, mahigpit na eh. Abot naman sa 30 sentimos hanggang 40 sentimos kada litro ang itataas ng presyo ng diesel. At 40 centavos naman hanggang 50 centavos naman ang itataas sa kada litro ng kerosene. Aloy, dahil to sa ikangang galaw ng ating malakihang mga kumpanya ng langis doon sa Middle East, mga kaibigan. Ala, saan na lang mani mga kaigsunan. Ngayon na naman good na. Ah, magandang tayo mahimo. Por eso nga, magkunin po taggamay. Okay. Ito rin sa sumpuhan ka mga kaibigan. Diyan sa lalawigan po ng Basilan. Ano ba? Ayan ako. 30 mga miyembro ng Abu Sayyaf Group ang sumuko sa tropa ng pamahalaan. At sila po ay sumuko. Kasama po nila ang kanilang dala-dala po ang kanilang mga baril. Dalawang M16A1 rifles, armalite po ito mga kaibigan. At isang carbon rifle. At dalawang short magazine na mayroong bala. Kaya pa sinasabi natin mga kaibigan ay kaysa yung pulutin tayo sa gangkungan, kaysa yung 6 feet below the ground, mas maigi pang, mas maganda pang sumuko na lang tayo. Mga kapatid nating mga Abu Sayyaf, o mga kapatid po natin na sa tingin po nila ay mayroon po silang kasalanan sa pamahalaan, ay sumuko na po kayo. Dahil napapaligiran ko kayo. Po ayon po sa tatlo, sila po nagawa po nilang sumuko dahil daw sa pagod, hirap at gutom ang kanilang naranasan sa loob ng teroristang grupong ASG. Maliban pa daw dito ang kanilang naranasang pang-abuso sa kamay ng kanilang mga leader at karasamahan gaya ng pambubugbog. Ganon eh. Bakit pa sasama tayo dyan? Binubugbog pala kayo ng mga commander nyo eh.
nagmamaltrato at minsan pinapatay. Yan po ang sabi ni General Brigadier General Oe. Ang GTF Basilan Commander Joint Task Force si Brigadier General Juby Max Oe. Sa mas maiginan, sumuko na sila. Ha? At kaysa yung hintayin pa nila na maabutan po sila ng mga sundalo dyan, hindi natin kaya ang sundalo eh. They decide to come out due to the difficulties and experience po nila sa kanilang mga kasamahang mga terorista. So ngayon, masaya na po sila. Ay mayroon na silang pagkakataon na magbagong buhay. Kasama po ang kanilang mga mahal sa buhay. O nga naman. Ha? Sa panahon ngayon, sumuko po sila sa buwan ng pag-ibig. Sana lahat ng buwan ay pag-ibig. Lahat ng araw ay pag-ibig. Pagmamahalan, sana wala ng away. Wala ng gulo. Sana wala ng nangungurakot, wala ng nangungotong. Wala na pobre. Punta, dato ng tanan, saan na kinsa may mangisda, kinsa may mag-uma, kinsa may manglungag. Ay, nagumagagsunan. Ay, nakupulo tayo sana. Dalawang puso ko. Para mga kaibigan, ang oras mula din 25 sandali magalagbas ang alas 2 ng hapon. Ay, nagumagigsunan. Dihan sa lunsos buwang magigsunan na kinilagayin traffic bitaw. Pastilan. Traffic, ano? Ano kayo mong traffic dihan lunsos buwang magigsunan? Tingali kay gamay ang dalan. Naro-road. O niya, wapad yun mahuman kining lagi, kining bagpa-expansion, bagpa-dako, niya na nga itong mga dalan, wapad na human ang uban. O niya, naapay mga motorista na itong walay disiplina. Ang uban, mag-counter flow, ang uban, hay, asa-asa lang mga gil. Po nang ang rason nga magkakausog traffic. Ilabi na dyan ang mabuntag magigsunan. Agastilan, zugo, dugalasay, santo, dugalasotyo na. Punaan pa na yan ang mga truck na dako. Kaya mga truck na dihim nga ginian ang syudad. Mao kana plus pang daghang kaayong mga dado diha sa lunso sumbang magigsunan nga kayang-kaya nilang mupalit og mga sasakyan, mupalit og mga bihikulo. Kay dado malagi mga taga Sumbanga magdaghang daw magkadaghan pod ang kadaadlaw, makita na ay mga pajero, na ay mga putyo. Na ay mga unsang klase sa mga salakyan nga makita na doon magdagang diyan sa dalan. Na apay mga motor nga unsang-unsang porma sa mga motor. Na daghan kaya ang mga isuran. Maunang usag problema diya gumikan ng gamay ang dalan. Ang ikaduhang daghan na gayog salakyan. Ang ikadulo na ang usap pong rason nga na ay mga traffic dire kaya lagi ang uban po nga walang bigayan. Gabang nagaaning lugar mo, suksok pa. Mag-counterflow pa ang uban, di na makaagi ang usang paudulong dito.
pare-pareho lang man nga sila nang nagmamadali. Bakit ka nagka-counter blow? Siri, nagmamadali ako eh. Eh ako naman, sabi na nagmamadali ako. Si ikaw mga magigsunan, naarabad ito yung balitang Cebu man nga itong dakpo ng bisag itong buhagin niya ng mga ng mga motor nga ganyan buhagin naman ng sidewalk. Panikupo na sila. So, mau ka na mga magigsunan o kinahod nga din sa lung sa Sumbuanga, marimedyohan ka ng ingon silang kung sabi na eh, kaneng ingon silang traffic kayo diha sa lungsod sa Sumbuanga. Bumalik ang atong tulumanon pagkahuman ining mga abiso. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa mindanaoexaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DXX Sambuanga Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin mga kaibigan ay ganap ng alas 2:30 Philippine Standard Time. Kayo pa rin ay nagiginig sa ating palatuntunan ang Radyo Mindanao. Si Abdul Dizal ang gihapon gani. Sa ngalan po ng ating anchorman, si Al Jacinto. Pagtsagaan na lang po ninyo si Abdul. Bisag mag-ginaon sa gihapon, magkaintindihan lang gihapon. Kaya di man kita ka-express o bayo o Tagalog lagi. Kaya nah, samantang di man na Tagalog, Bisaya man ta. Sa bato nga na ay linog na ay linog dyan sa Negros magigsunan o kinilaging madod pa sa pillbox P-box P-box kining Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gipakalma in town sa mga tao diyan sa P-Box, ang mga residente diyan sa Negros Oriental. Nga nag-abiso sila na sa mga nag-abiso ang ahensya nga kinahanglan daw nga mag-prepare nga na ay pay kusog nga lindol diyan sa Negros Oriental. Kay lagi katong miaging pilag-adlaw man to. Itong miaging siman na magsunan. Kay naglinog man po diyan diha. Ay linog diha mga kagsunan. Niya, alas 2:42 kaganina mga ganinang buntag mga kagsunan sa Yuba na naglinog o magnitude 2.8 diyan sa Negros Oriental. O niya katong Pebrero 2 alas 5:19 sa Kadlaon. Naana po'y linog, magnitude 2.7. Diyapod sa Valencia, Negros lang diyapo na. Pagkahuman, 2.3 magnitude na po diyan sa Valencia.
alas 4:27 kadlaon sa mismong adlaw na naboy magnitude 1.87 diyan sa Sambonga, Sambonggita. Sambonggita mga kaigsunan. Sambonga, gamay nga Sambonga. Sambonggita. Niya, magnitude 2.3. Na. So, tinutukoy pa rin po mga kaibigan ang fault na gumagalaw sa Negros Oriental. Ngunit sa itong paalaala, napaganda ang mga residents sa mga dapat gagawin sa tuwing mailindol. So, mau ka na mga kaigsunan, nakasulay naman tag-preparar, nakadungog naman ta, ang uban niya na anaganay Murag exercise nila diha nga pananglit na ay linog kung sa may buhato na ito. Dinhi sa tuwa, wala pa'y nagkasuhan sa mga pulis na itong mitungha ni anang mga sabungan o mga gatrabaho sa gobyerno. Diba? Wala pa'y na dungog na itong naon ay naitahong na nasakpan. Unaan ba'y mga government employees o mga pulis, o mga militar nga naadiha sa mga sabungan, naadiha sa mga unsang-unsang form of gambling. Murag wala pa diristo, ano? Pero, abot pa sabot lang nga ng mamina-mina o disiplinado ang ating mga katauhan din sa Mindanao. Pero dito sa Tarlac, magigsunan. Pulis! Ug usa ka government employee ang nasikop na sagpan sa mga police pod. Na nasagpan sa sabungan mga kaigsunan, gikasuhan na. O niya, kining kanibal ding bumiganining ding bank siya controversy. Kadang mga bata nga nangamatay, rimano, mga na-indiksyonan o ding bank siya. Dalhin-dalhin daw sa korte para malaman sino kapanipaniwala sa kontrobersya na yan, yung Deng Baksha. Ayan, iya pa po, investigasyon sa bank deposit sa adong President D. Duterte. Dili daw mapasiugda kay Bank Secrecy Law. Matod pa ni Senator Chis Escudero. Matod pa sa PAO mga kaigsunan. Public Attorney's Office. Bahin lang gyapon ni sa Deng Bagsya. Pinakaunang civil case controversy. Isa sampa ng PAO. O niya ginipo si Trillianes mga kaigsunan. Naun sa mga si Dudon Trillianes o eh. Peborito na ba natin sa una no? Ambon ngayon, sige naman si Gyoyo, sige naman si Reklamo mga kaigsunan. Mga umanoy, El Gatin Wealth nang pamilya Duterte iimbestigahan na iimbestigahan daw madun pa ni Senator Trillianes.
pay mga 40 ka mga OFWs nga biktima sa pang-abuso diyan sa among lungsod diyan sa Kuwait. Ala oy, nagkauli na dres Pilipinas. Bahay lang gabong kini sa ding baksyo mga kaigsunan. Asa manigikan in ding baksyo sa nupi pastor manis. Nga nagsupply niya ng ding baksyo mga kaigsunan. O naiparipan sa ilaha katong mga naiparipan sa ilaha katong mga nagamit na. Pero ayaw. Umayaw sa hirit ng DOS na refund sa nagamit na ding baksya doses. Unya mga kaigsunan, bahin ni ining mayon. Mayon dito sa Albay, bitaw. May nagalburoto niya siya. Nagkasakit ng uban. Naay mga 4,000 na nagpakonsulta ng acute respiratory infection. Bahin niya ng abo nga gikan sa Mayon Volcano. Gabon mga kaigsunan na minaw sa Dantulumanon ang Radyo Mindanao. Duha ka piloto mga kaigsunan ang nasamad. Mahuman nga mag-crash ang ilang aeroplano dihan sa Palawan. Nahulog kini. Plano nga ng Royal Transport Service sa karong adlaw. Kinikilala po ang mga ito, sina Harinalan Mone Andy, 23 years old, single, Malaysian national. Dan si Max Edward Harvey, 28, single British national. Pareho rin silang piloto mga kaigsunan. Bano mga kaigsunan, ang oras natin ay ganap ng alas 2:41 na. Dito sa Dabaw mga kaigsunan, naana po'y gibadayin sa mga NPA. Ang pamilya ni Atong nag-attend pa yung down to meetings sa mga lumad mga kaigsunan kung asang isang atong presidente ang nahimo nilang speaker. Gisaarang na yung taon to sa atong presidente, katong mga lumad dito diyan na ng Dabaw, nga magpahilayo na lang sila ha? Sa mga NPA kay wala ka na mabuhat nga maayo sa ilang kini, sa ilang mga unsa ni, sa mga katauhan diyan yan ang bukid niyan ng Dabaw, kung saan kung asa nagpuyo ang atong mga lumad. Raklakan kini sa ilang pusil magsyon na madayin down ang amahan o ang
anak. Kay ginilagin sa ayon silang di na sila musuporta sa mga NPI. Pero madun pa sa mga NPI, ala, kinsaman itong mga supag sa among kagustuhan, sa among balaod, among pamatyon. Patuloy po sila naghahasig ng lagim, mga kaibigan. So yung pangyayari dun sa Davao kung saan yung dalawang mag-anak ay pinatay po nila, kinalulungkod po ng ating Armed Forces of the Philippines. At managot daw sila sa batas kanilang ginagawa. Sa bagay, all out war, laban dito sa mga NPI at sana po yung naturingang hindi na po sila rebelle kung hindi ay terorista. Bakit po sila naturingang ngayon na terorista, mga kaibigan? Wala na po yung kanilang ideology na pinaglalaban po nila na gaming communist ang buong Pilipinas. Palitan ang sistema ng ating gobyerno into communism. Wala na po yung mga kaibigan, hindi na po ang ilang tumong lahi na. Mga terrorist na sila, naana na ang sabotahe. Sinasabotahe po nila yung ari-arian ng ating pamahalaan. Papasabugin po nila yung mga road and bridges, yung mga tower ng ating kuryente. Sinasabutahe po nila yung kaugmaon sa ating mga kabataan-unan. Sa Auman, panali, naanaan sila din, nagkagulo siya, naghahasig sila ng lagim din sa atong barangay, maka-eskwila pa yung taon ng atong mga anak. Imbes na yung taon ng atong mga anak, mamahimong presidente, mayroong mahimong barangay kapitan sa atong barangay, mahimong nurse, mahimong maestro, mahimong doktor, mahimong sundalo, daily na yung taon, so gisabutahin nila ang kaugmaon sa atong mga anak. So trabaho na sa terorista, mga kaigsunan. Naapayin sila mangikil, mangayo o mga tabang diyan sa mga lumad niya ng bukid niya ng Davao, mga kaigsunan. Dihan sila nabuhi, gumikan niya ng pangikil nila, gumikan niya ng pagbumangayo nila, o di ganang mo ni muhatagan, hala, ilagang sumbaleon, putleng kagulo nila. May bawaan ka, mudapig ka sa mga sundalo, mudapig ka sa gobyerno, putlang tayong kagulo nila. Mangayaw pa na sila, mayroon sila nga kanang mga kumpanya na, kanang mga kumpanya sa mga dakong mga kumpanya dihan sa bukid-bukid gamay o sa pueblo, kanang mga basis na ito dihan nga gadagan, kanang mga dato-dato nga sila dihan, naapay mga politiko, mangayaw na sila dihan aron nga sunod nga election, mudaog ka gob, mudaog kang kongresma, mudaog kang mayor. Kinala mo ang daga o ga buwis mo ang paras katawahan. Nah, mauna. Di gani ka mo ang daga. Wala eleksyon diha. Di mo pa doon. Di mo pa kumpanya ako diha. Ano niya, itong mga kumpanya diha nga na maghimog mga dalan, maghimog mga sardinas, naghimog mga naay mga pampasaherong mga salakyan. Ilan ang pangayon, o dili gani ka muhatag, hala, sunugon na yung mga bus diha. Sunugon ang mga nagmimina diha, kanang mga ilang ikupahe diha, ilang equipment diha, ilang sunugon po na. Nana, ba yung mga inana, sabaw na silang terorista na sila. O niya, panahon sa ceasefire, panahon sa peace talk, ha? Dahan kayo silang violation, mga kaibigan. Nakagana yung mga sundalo nga nalang sa bilang barak, na silang detachment. Nakagalagaw-lagaw ang mga sundalo ng mga kapulisan dahil ilagani ng pamatsyon, ilang ang ambuson. Usahay, ila pang kidnapon. So, terorista gihapon na ang ilang mga ginabuhat. Pero madun pa sa kining ilang founder ba?
Paundo sa CPPNPA hindi yung gining si Jose Maria Sison nga na diya karon sa Netherlands ang nagpuyo nga pas nilang guwapo kag balay. Di aircon, lamigay ko sila kyan. Ano niya, yung mga tao, darigaan to sintaon, kamanting o kamuti ang ginakaon. Magkakaon lang o magkakawad at speakers barangay. Magkakwarda lang o makapangikil, makapangayaw diha sa mga dakong mga kumpanya, sa mga politician. Pero ang ilang leader in town, pastil na nayahay, pasahayahay. Ngayon siya nga, ala, sugod mo mga kaigsunan, mga NPI. Ayaw mo ka-unlock, ana, pamadya na silang tanan. Umadod pa sa mga sundalo, ala sige, umpisa nyo, tatapusin namin. Kinsa may hadloko ninyo, kaming mga pulis, kaming mga sundalo, nga dati na kaming hadlok, dati na kaming maisog. 50 anos na yung tanong pakikbisog niya ng NPA, pero wala lang gahapon sila ah, ginansya. Mao nga daghan na kayong may surrender, nagbalik loob sa ating lipunan upang makapiling po nila ng kanilang mga mahalang sa buhay. Dahil dili na sila sugod, kaya dili na ang ilang ideolohiya, wana sa tumong. Naisalaag na sila, nagkapulikin na sila, mao ng uban din nga, di na jod me. Ah, musurrender na lang me. O niya ka itong mga misurrender, nga na plano nilang musurrender, ilang pamatsyon mga kaisunan. Mauna yung unsa atong presidente nga kamong mga lumad, pahawa sa mo dito. Ah, pahawa sa mo sa lugar ng infested area. Na NPA infested area, aron nga inigatake sa atong mga sundalo, dili mo maangil. Or pananglit nga dili pun mo nga magpabilin diya basig pamatyon putlang mog ulos mga NPI. Basta mahayo pang mo star sa mog layo kaya ako'y bahala sa inyo ha. Tagaanta mog pagkaon ninyo. Sayang na natin pa sa atong presidente. Kinsa ka itong mga anak nga bright-bright pa eskulaho niya. Gawarningan po niya ka itong mga estudyante nga sige grale. Imbes na yung tao nga dito silang mga klase, yung sama, mag-rally man sila dito sa gawas. Ngayon, ana daw, pamalagad sa adon presidente, ala, sige mo. Ay, ang nangumbinsi ana nila, ay, balon na daw, kinsa may nangumbinsi ana nila, pagkahuman ana, mag-rally-rally sila, sige, padayong ninyo yung pag-rally, ngayon, ana natin gobyerno, ana, hunted ka ng mga bata, ma-wanted gani na sila. Asa man ang sila padulong, muli na silang ginikanan, daily, oy. Kaya paso na sila sa pulis, paso na sila sa sundalo kay Dakuna kay Eksala ng buhat nila. Wala, mato na yung usaka grupo po. Ang usaka grupo nga makumangumbinsi sa ila, nga mag-rally sila, o na makasala na ganin sila sa balaod sa gobyerno, na ay po yung usaka grupo, nga muadto na po sila, dinhi mo. Dinhi mo kay suportahan mo. Naamoy mga pagkaon rin, naamoy mga ano, na mga NPA na rin. 200 nga lang, sige mo, di na dyan mapugan din yun. Kaya ginagkisikop na lang yun mo, mga ito na lang tagbukid. Na, maunan na. Dito na. Ha? Dito na sa bukid in town, maghilak na si Inday, maghilak na si Dodong, na di naman kapag gawason, kaya usan na ka kay NPA, doktrinahan na ka silang librong pangkomunista. Doon nga ang hilag na si Dudong unta o dito lang kung ito sa among ginigaran o wow, unta ako nagpa-nibtoo niya ng mga nag-recruit di kuda niya ng mga pag-rally-rally diha. Dili unta ako masalikwa, dili unta ako minane, nasao na naman kanya, wanted naman ka sa pueblo, na lang ka puyo desbukid. Ay, sa bayan, nagpatrolya ang sundalo, hala, dagan dito, ay sa bayan, na ang balang sa mga sundalo log pulis nga porteng kusuga. Mangita ko mga tao nga katong mga salan na naigko rin sa likod, patay kang bataga, 6 feet below the ground. Mga kaigsunan, ando din nilang atong tulumano, ninaod nga nabigyan po namin kayo ng informasyon. At saka lang po ng ating anchorman, si Alessinto.
sa ngalan po ng ating partner sa media, ang Mindanao Examiner, the regional newspaper. At siyempre, doon na lupa ang suwag. Binak and Governor Toto Tan, salam doon kanyang katatanon ngayon. Sa alam po ng mga nakikinig sa mga oras na ito, sa alam po ng ating station manager, si Philip Aboy, at siyempre ang ating PA, nagkahanap natin ngayon, gandang lalaki, kasing gandang lalaki ko rin, si Raymond Kadandang, at ganun pa rin doon sa transmitter side, si Vladimir Wee, at dumiyo pa ng karali, si Vladimir Kuanan, si Russian. Ito pong yung lingkod si Abdel Diza na sabing maraming salamat and may God bless us all once. We love you. Bye-bye and take care.